samahan nyo ako, mag-road trip tayo. So, ayan. Kaya nyo ako laging nakikita nasa Galaan kasi nga po meron kaming 24 hours na pahinga sa isang linggo. So, bilang isang OFW, bilang isang katulong na kayod ng kayod sa pagtatrabaho sa bahay ng ibang tao para lang sa pamilya natin, masuportahan natin. So, kailangan din natin na mag-enjoy sa isang linggo. Kailangan natin na i-rest ang mind natin sa labas. Kasi nga, kung nasa loob lang tayo ng bahay, paano natin malalaman kung ano ang nangyayari sa kalsada? Kagaya ko, laging nasa road trip, laging nasa Galaan, pero make sure ha, dahil tayo ay nagtatrabaho para sa pamilya natin, huwag naman sobrang gumastos. Huwag naman sobrang enjoy sa labas na yung sarili mo lang ang iisipin mo, hindi. Kaya nga tayo nandito sa ibang bansa para sa pamilya natin, magtrabaho para suportahan ang pamilya. So, mayroon din para din sa sarili natin. Kasi nga, kailangan natin i-relax ang sarili natin sa labas. Kailangan din natin, hindi kagaya ng nasa trabaho lang tayo sa loob ng bahay, paano natin nalalaman yung labas? Sa kaya nga po tayo nandito nasa road trip kasi nga po off namin. Off ko kaya nasa road trip tayo. So, kailangan ko naman makita yung kalsada kung may napaiba naman ba talaga ang kalsada dito. Ayan, o, diba? So, kailangan natin i-rest ang mind sa labas. So, pag ganyan, relax ang isip natin. Pero pag balik ulit sa trabaho, start na naman ang hirap, start na naman ang magkukumplin ganito, ganyan. So, ang pagkukumplin, hindi yan maiiwasan. Hindi natin maiiwasan yan. Pero, bakit ka nagkukumplin? Kasi, ang trabaho naman ang hinahanap natin. Kaya nga tayo nandito sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya, hindi yung lagi kang nagko-complain. Ayun, 'di ba? So kaya nga i-rest natin yung sarili natin sa labas pagdating ng pahinga natin, off natin. Kaya ako nandito dahil gusto kong malaman lagi ang kalsada kung anong nangyayari or may pagbabago ba sa kalsada or binago ba nila o diba sinira ba nila, ganun yun. So kailangan talaga natin i-rest ang mind sa labas dahil sa 6 na araw na nakakulong tayo sa loob ng bahay ng amo, kailangan din natin na i-enjoy ang sarili natin sa isang araw din. Ayun, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Pero yung paggastos, like ko, nasa labas ako, hindi yung laging yung ibig ko sabihin, hindi ako gumagastos ng malaki. Kasi nga po, kung mayroon kang kakilala or kaibigan, kagaya nito, nasa car kami, nasa car rim kami, or anong klaseng apps ng sasakyan ang ginamit nyo. Ang bibiyahin natin dito, hindi yung ikaw lang ang gagastos sa pamasahe. Kung may kasama ka, tatlo kayo, magkano ang pamasahe? 500. So, hatiin nyo yan. Hatiin nyo para makatipid kayo. O ba diba? Ganun lang yun. Pag nasa pagkain naman, mag-order kayo. Isang order, dalawang order. Sapat na yun. At least, na-relax nyo ang inyong sarili sa labas. At nakipag-enjoy kayo sa mga kaibigan nyo. At ang pag-sharing ay mas maganda. Sharing sa lahat ng gastusin. Yun ang dapat nating anuhin.
isipin. Hindi yung gumala ka, ikaw lang mag-isa ang gagastos. Bibigyan mo ng pagkakataon yung mga kasama mo na ikaw na lang lagi ang mamamasahi, ikaw na lang lagi yung magbabayad ng pagkain nyo, yung ganun. So, ang tipong ganyan, nako, mahirap. Mahirap na. And the end, tapos ikaw naman gumagastos, tapos nagsasabi ka dun sa mga kaibigan mo, oh, ako lang na masahi, oh, ako lang ang gumastos ng pagkain, hindi man lang sila nag-share, ay di bad attitude mo yan, di ba? So, dapat sharing is caring, yan, di ba? Ganun lang yun. So, kaya ako laging nakikita nyo na nasa labas every week. Kasi nga, kailangan ko rin eres ang mind ko. Kailangan ko rin makita yung kalsada, makita yung mga ibang, kung ano naman ang nasa paligid, di ba? Hindi lang buong araw, ang nakikita mo lang doon sa bahay ng amo, yun pa rin araw-araw, yun pa rin sa anim na araw mo makikita, yun pa rin ang ginagawa mo. So, kailangan din natin na mag-relax sa labas. Kaya ito, nakikita nyo ako ganito lagi. Diba? Yun lang yun. So, kung hindi naman, mayroon kasing ano na ibang amo na alam nyo naman, mayroong hindi sinusund ang nasa kasulatan. Hindi binibigyan ang kanilang katulong ng rest na 24 oras. Magbibigay lang yan ng mga ilang oras. So, nasa katulong din yan. Depende sa katulong yan kung magre-react siya o hindi. Kasi, mayroon talagang okay lang sa kanya, pero panay-reklamo, ganito, ganyan. Dapat, kung ano ang nasa kasulatan, susundin. Susundin talaga nila. Pero kung hindi nila masunod, ikaw mismo ang magsasabi sa kanila. Diba? Ganun lang yun. Hindi yung okay lang sa akin, okay lang ganito, hindi ayaw kong gumastos, umagas, okay lang yun. Diba? Kasi ang pinunta natin dito sa ibang bansa ay trabaho. O, diba? Trabaho ang pinunta natin, hindi yung gagala, gagastos para sa sarili natin. Oy, hindi ganun. Kaya tayo nandito para sa pamilya natin. Ayan. So, yun lang ang masishare ko. Isishare ko lang sa inyo. Kaya ako nagsishare ng road trip palagi, nasa labas palagi, kasi yan talaga ang point na paggala ko. O, diba? So, hanggang dito na lang muna tayo, ha? Sa susunod ulit, mag-road trip tayo. Diba? Mga lalabs, kung kayo ay gustong mag-relax, ganito rin ang gagawin nyo. Not only na ikaw lang ang gagastos. Ganun yun. Depende sa'yo kung mag-isa ka lang. Kung wala kang kakilala, ito talaga. Sige, bye!